Isang mapagpalang araw naman po mga kapatid, at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos habang nasa lunch break ako. Yan. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, atin itong kukunin sa sulat ni San Pablo sa mga taga Galatia, Kabanata 1, talata 6 hanggang 10. Yan. Sabi po dito, nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo at kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita. Ang totoo'y wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo na magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Sinabi na namin sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sinumang mangaral sa inyo na magandang balita na naiiba kaysa tinanggap na ninyo. Bakit ko sinasabi ito? Dahil basa nais kong mapuri ng tao? Hindi, ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong ninahangad. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung iyan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Yan. Ito po ang salita ng Diyos, ang papuri, pagsamba para sa Kanya lamang. So itong ating pag-aaralan, ito yung sulat ni San Pablo sa mga taga Galatia, at na kung saan ay nagtataka siya, no, sa mga mananampalataya sa lugar na yon, sa kanyang sulat na bakit kay dali ninyong tinalikdan yung mabuting balita ng ating Panginoon, Jesucristo. At bumalik agad sa ibang magandang balita. No? Kasi alam naman natin na yung kaaway, ano siya, kina-counterfeit niya. No? Kung sa produkto, imitation. Di ba? Kaya nga, kapag yung isang brand sumikat, di ba? So, ginagaya ng iba. Di ba? Kunyari kung yung Jollibee, no? Sa atin sa Pilipinas, yung iba gagawing Joyibee. Imbis na Jollibee sa kanya, Joylibee. Yan, di ba? O yung mga sisikat na mga appliances, yung mga Sony, no? Panasonic. Kaya may mabibili ka, imbis na Sony, Sonic. Yan. Kung Panasonic, Pananonic. So, ini-imiti. Kaya minsan, kapag ang bumibili, hindi mabusisi, ay talagang malideceive siya, madadaya siya. Yung akala niya, branded yung binili niya. Pero nang nabili niya na ito, pag-uwi niya ng bahay, doon niya lang na nakita, no? Doon niya lang na pagtanto, no? Mali pala yung binili niya, no? So, nagoyo siya, na-deceive siya. So, ganun ang ginagawa ng kaaway. No? Siyempre, yung demonyo, hindi naman yan gagamit niya ng mga instrumento para iligaw yung tao, pero yung pinaka-purpose doon, bakit maraming tao iniiba nila yung mabuting balita na naturo ng ating Panginoon sa kanyang mga apostoles, at merong nangangaral ng ibang mabuting balita, kasi parang ganito yan eh. Alam naman natin, kahit sa Old Testament, sa time ni Adan at Eva, na-deceive, no? si Eva, kasi nga ang sabi ng Lord sa kanya na hindi nila makakain nila lahat ng klase ng prutas, no? Sa halamanan ng hardin, ngunit sa isa, no? Yung puno ng pagkakilala ng mabuti at masama, di ba? Pero ano sabi ng demonyo, sabi ng ahas sa kanila, kay Eva, no? Sabi doon, hindi totoo yan. Ayaw niya lang nakainin niyo ito kasi nga magiging katulad kayo ng Diyos. So, sabi doon, maganda, no, sa pandinig ni Eva yung sinabi ng ahas. Kasi nga, sa Biblia, sabi nga, darating ang time na yung tao, pipiliin niya na lang yung gusto niyang pakinggan. Di ba? At yung ayaw niyang pakinggan, hindi niya yung pakikinggan. Di ba? Pero minsan, katulad sa mga magulang natin, kung tayo pinapangaralan, hindi natin gusto yung kanilang mga pagsaway sa atin.
Pero bandang uli, may kita natin yung mga pagsaway nila, yung pag-correct nila sa atin, yung pala yung mas importante, yun ang mas malaga at makakatulong, no, sa atin bilang tao, no? Yung ating moralidad, yung ano natin, yung prinsipyo natin sa buhay, no? Kung ano tayo ngayon, di ba? So malaki. Hindi, more and more kasi mga kapatid, yung inaakala nating mabuti, yung mga bagay na gusto natin, doon tayo kasi nadidisib, di ba? Kasi katulad ng temptation, yung temptation nag-a-appeal yan doon sa desire natin, sa gusto natin. Kaya ang tao mas nadaling madaling madisib, mas madali siyang mahulog sa temptation o mas madali siyang mapaniwala sa isang bagay kasi yung ina-attract ka doon sa bagay na gusto mo. Di ba? Ay siyempre kapag yung mga naririnig mo ay gusto mo, talagang gustong-gusto mong pakinggan, di ba? Ano? Lalo kung puro biyaya, no? Pagpapala, di ba? Pero kung mga ano na yung mga ano to, mga persecution na, no, yung mga pagsusumakit na hinihingi ng pagiging lingkod ng Diyos, ayaw na natin, di ba? Kasi gusto lang natin minsan comfortable lang yung buhay. Ayaw na natin yung mga inconvenient sa buhay. Di ba? So hindi ganoon, no? Kaya nga tinitwist nila yung totoong mabuting balita. At alam naman natin na sabi ni San Pablo, yung mabuting balita na galing sa mga apostol. Kasi bakit? Kasi kung babasahin natin yung verse 1 ng Galatians chapter 1, sabi niya, mula kay Pablo na hinirang, dun mismo, no, sa Galatians chapter 1 verse 1, mula kay Pablo na hinirang ng apostol, hindi ng tao o sa pamamagitan ng tao, kundi ni Jesucristo at ng Diyos Ama na muling bumuhay kay Jesus. Yung pagkakaiba kasi dito sa mga apostol, talagang ating Panginoon yung talagang tumawag sa kanila, eh. Diba? Kahit kay San Pablo, diba? Makikita natin dito yung pagtawag sa kanya ng Diyos, diba? Na kung saan dito sinabi ni San Pablo, siya ay hinirang hindi ng tao o sa pamamagitan ng tao. Kasi siyempre, minsan kapag ang tao lang yung nag-appoint sa'yo, ang naglagay sa'yo sa isang position, o kaya tao lang yung nag-encourage sa'yo na kunyari mangharal ng salita ng Diyos, maglingkod sa Diyos. Minsan kasi ang tao, maraming pinapangako sa iyo, no? Kapag naglingkod ka sa Panginoon, ganito ganito, gaganda buhay mo, no? Pinapaano, lahat ng magaganda sasabihin sa iyo, parang nasa bed of process ka. Walang lahat ng palagi ka answered prayer, puro kapag papala ka, abutin mo, 'di ba? So maraming naingan niyo, wow, ang sarap pala mag-serve kay Lord, walang problema, 'di ba? Answered prayer palagi. Kaya minsan, ano nangyayari? Yung pagtugon niya, tumugon siya hindi doon sa panawagan ng Diyos, tumugon siya doon sa tawag ng tao. Amen. Kaya anong nangyayari? Kaya yung tumawag sa kanya, yung nag-akay sa kanya, yung nag-encourage sa kanya, na o dumalo doon sa ministry yon o sa gawain yon o sa prayer meeting na yon, nang nawala rin siya. Kasi bakit? Kasi yun ang tumawag sa kanya, eh. Kaya yung tumawag sa kanya, nang nawala na rin siya. No? Kaya minsan nagkakaroon na nako-compromise yung paglilingkod niya sa Panginoon. Kasi gusto niya lang yung parang, ano ba to? Ibalik yung pabor, no, na ginawa ng tao sa kanya. Which is kung si Lord ang naglagay sa iyo sa posisyon, siya talaga yung tumawag sa iyo. Yung gratitude mo talaga, yung lahat ng gagawin mo para sa ministry, lahat ng ito para sa glory ng Diyos. Hindi ka maghahanap ng papuri ng tao. Di ba? Pag ang Diyos ang tumawag sa iyo, lahat ng papuri sa Kanya. Pero pag tao lang yung tumawag sa iyo, no? Ang more and more kasi, gusto mong ma-please, hindi mapahiya yung taong nag-convince sa iyo o yung nag-encourage sa iyo. Di ba? So, doon pa lang kasi magkakaroon na ng parang 50-50. No, 50-50. Hindi pareho kung talagang ang Diyos ang naglagay sa iyo diyan. Yeah?
kasi kakaroon parang utang na loob, di ba? Parang kapag kunyari yung tao sa trabaho, di ba? Sa yung nag-rape sa iyo sa trabaho. So tinatanong mo yun ang utang na loob at minsan no, pag may hiningi siyang pabor sa iyo, so parang kahit hindi mo man gusto, gagawin mo kasi nga tinulungan ako eh, no? Sa paglilingkod sa Diyos, hindi ganoon. Naglilingkod tayo sa Diyos at hindi sa tao. 'Di ba? Kaya nga kapag ang Diyos ang tumawag sa atin, hindi yung papuri ng tao ang habol natin. Kundi ang gusto natin, kinikilala natin bakit tayo naglilingkod, bakit tayo nandito sa ministry ng Diyos, dahil ito sa kagandahang loob ng Diyos. Yun ang gustong ano, i-calculate sa mind ng mga taga-Galicia ni San Pablo. Kayo'y tinawag ng Diyos sa kanyang biyaya, no? Na dapat kayo'y tinawag sa biyaya ng Diyos, na kayo'y mamuhay sa ilalim ng biyaya ng Diyos. Pero sa kabila niyo, bakit niyo pinalikdan? Kasi nga ang problema is nandun yung deception eh, na deceive yung mga taong ito. Kasi bakit? Kasi nadala na sila dun sa kanilang kagustuhan. Kaya sabi ko nga, yung temptation, nadideceive ang tao kapag siya ay nadala no, sa desire ng kanyang puso. Diba? Ganun ang ano eh, ganun ang taktika ng kaaway. Kung ano yung gusto mo, doon ka ipipid, doon niya palagi ipipid yung mata mo, yung pandinig mo, yung puso mo, no? Parang at sasabihin mo, uy, okay to, ayos to. Pero hindi mo alam, deception pala yung bitag lang. Diba? Kaya hindi papuri ng tao. Kaya sabi, kaya nga si San Pablo, say, you cannot please everybody. No. Gawin mo man ang lahat, gawin mo man yung mabuti, tama, merong sasabihin ng tao. Ang mahalaga, hindi yung sasabihin nila, kundi kung ano yung sasabihin sa iyo ng Diyos. Kasi sa bandang huli, sa kanya tayo haharap eh. No? Naging ano ba tayo? Naging good and faithful servant ng Diyos. Diba? Kaya, hindi natin dapat kinukompromise yung paglilingkod natin sa kanya. Diba? Ang Diyos ang tumawag sa akin, kung may mali ka, sasawayin kita. Diba? Basta paglilingkod na pag-uusapan, wala dyang ano, kapatid, ate, kuya. Diba? Wala dyang nilong, ninang. Basta paglilingkod na pag-uusapan, hindi natin pwede i-compromise yung paglilingkod dahil relatives ko to, dahil kilala ko to, best friend to. No. Ibang usapan po yun, mga kapatid, no? Kung outside sa paglilingkod, okay. No? Pero pag paglilingkod ang pag-uusapan sa paglilingkod sa Diyos, hindi pwede. Diba? Ano, kung anong tama, anong kalooban ng Diyos, dapat yun ang masunod. At dahil dun, siyempre, marami tao hindi matutuwa. Bakit? Kasi iba ang pamamaraan ng Diyos, iba ang gusto ng Diyos sa gusto ng tao. Doon pala may conflict na eh. Diba? Kaya pag sinunod mo yung kalooban ng Diyos, may conflict talaga. May magre-react. Kasi nga bakit? Magkaiba kasi yung gusto ng tao sa gusto ng Diyos. Kaya kapag parang sasalabungin mo yung current eh, mahihirapan ka. Pero ang kagandahan na doon, nakaback up si Lord. Nakaback up siya. Hindi papuri ng tao ang malaga. Ang malaga, matuwa ang Diyos. Diba? Magawa natin yung kanyang kalooban. Kaya nga sabi, if you will try to please everyone, you will end up pleasing no one. Kapag ang motibo mo sa pangangaral o sa iyong ginagawa ay matuwa yung lahat ng tao, which is napaka-imposible, darating ang time ni isa sa kanila walang matutuwa sa iyo. Kaya mga kapatid, no? Pahawakan natin yung mabuting balita ng Diyos. Huwag natin piliin yung gusto lang natin pakinggan. Gamitin ang wisdom and discernment na galing sa Diyos. Diba? Baka tayo mismo nadideceive na. Diba? Pag-aralan, upuan, ito ba ay nakalimutan ko lang yung sa lugar yata ng Berea, no, sa may sa Acts, 'di ba? Habang nangangaral yung mga apostol, tinagte-take note sila. Pag-uwi nila sa bahay nila, tinitignan nila yung kautusan
kung ito ba ay tama ba yung pinangangaral ng mga apostoles o hindi. Diba? Ito ba yung nasusulat yung sa kautusan ng Diyos. Diba? Dapat ganoon tayo. Hindi tayo basta-basta nagpapaniwala. Hindi lahat na maganda ay mabuti. Diba? At hindi rin lahat na mabuti ay tama. Amen? Pero kapag tama, talagang tama. So, yun lang mga kapatid. At nawa, sa paglilingkod po natin, huwag tayong maging selective. Hindi ibig sabihin na hindi mo gusto. Sabi nga, ang katotohanan, masakit yan eh. Diba? Yung truth yun eh, yun ang totoo eh. Masakit, kailangan natin tanggapin. Kasi kung tatanggapin natin ito, doon naman tayo makakaranas ng kalayaan. At ito yung mabuting balita. Yung mabuting balita. Kasi kahit sa tamang ng ating Panginoon eh, marami hindi tumanggap sa mabuting balitang ito. Kasi para sa kanila, masamang balita yan eh. Kay Herodes lang, nang nalaman ng mga alipores ni Herodes, di ba, na ipapanganak na yung ano, isisilang na yung Messiah. Imbis good news, para sa kanila yun, bad news. Di ba? Kasi bakit? Kasi may mga personal interest sila eh. Kaya minsan ganun, no? Yun ang nakakasama kapag naglilingkod tayo sa Panginoon, tapos papasukan natin. Kahit saan bakit hindi paglilingkod, kahit nga sa trabaho eh. Pag pinasukan mo ng personal na isang bagay, maliligaw ka. Minsan akala mo nasa tama ka, pero ang totoo, may tama ka. Hindi ka nasa tama, may tama ka na. No? So mga kapatid, yun lang, no? Nawa ay pangawakan natin ang salita ng Diyos. Kung may mga itinutuwid man sa atin, kinukorek, hindi man tumaganda sa pandinig natin, pagnilayan natin. Hingin natin yung discernment and wisdom from the Lord na ipaunawa ito sa atin. At bigyan tayo ng biyaya na turuan tayong tanggapin yun. Kasi alam ko mga kapatid, ito'y para sa ikabubuti ng bawat isa po sa atin. So yun lamang, God bless sa ating lahat.